Good morning, guys. Once again, I'm George Kajarkos. Good morning sa lahat ng mga YouTubers na ginagawa yung YouTube. Okay. So, as of now, ang topic ko ngayon about dun sa spam. Bakit yung ating message sa comment section na spam. So, meron akong dito na pansin na mga halimbawa kung bakit na spam yung message ninyo. Kasi ang kanilang message, yung tinatawag nilang buntot. So, bawal ma-monitor kasi ni lolo natin yung mga spam. So, sumulat sa poll yung spam likely spam ko dito ay 22. So, hindi na natin babanggitin yung mga so hindi na yun importante. Ang importante dito, meron na tayong matutunan kung bakit na spam yung ating message. Okay, halimbawa lang dito, ang content kasi ng vlog ko is gusto mong maging nanay, ito para sa'yo. So ang linalaman nitong content na ito, kita ko sa inyo. Ayan po. Ayan. Gusto mo maging nanay. Most likely, lahat po laman yan ay mga TikToks na parang pinang-compile. Okay. So, ang sagot, ang ano dito, ang comments dito ay ginalingan talaga. So, ano sa palagay ninyo yung bakit naging spam yung sagot niya? Kasi ang sagot niya ginalingan talaga. So ano naisip niya? Ibig sabihin, parang wala ka namang tinutukoy siguro doon na bakit ginalingan, kasi most likely yung mga TikToks pare-pareho lang, no? So siguro na personalize yung ano, yung pag-comment, 'di ba? Ginalingan talaga. So siguro 'yun. Personalize, hindi siya doon sa pinaka ano talaga content, kundi parang hindi siya direkta doon sa pinanood niya, kundi direkta siya doon sa taong nag-post 'yun. So, ibig sabihin, hindi kayo magpo-focus doon sa nag-post, kundi doon sa ginawa. Doon sa may napanood ninyo sa ano tawag dito, sa video na in-upload. Yun po. Yun po yung pagkakaintindi ko. So, next, meron ako dito yung shoutout YouTubers. Ang ginawa ko dyan, bali nagpapasalamat ako doon sa mga YouTubers. Ang sagot niya dito puro emoji na heart, tatlong heart na emoji. So naging spam din siya. Naging spam din, tatlong heart. So ibig sabihin, hindi pwede. Talagang magko-comment ka talaga, parang magiging creative ka sa comment about doon sa andang dito sa, hindi naman ako siguro one, kasi siguro sa mga previous ko meron din ako natutunan doon, dahil naalala ko ganun din yung mga message ko, kaya siguro parang ano. So yun, tatlong emoji, hindi pwede. Kahit ano sigurong emoji, hindi pwede. So kailangan talaga magta-type ka, diba? So yun po. Next na napansin ko dito,
ay yung tag dito, ayan, teka na, hangat muna natin ng konti yung kung plastic ka, anong klaseng plastic ka. Actually ginawa lang namin yan, yung pambisita lang ba, so maiksi lang siya, siguro mga at least 10 seconds 16 mga 15, so wala siyang pagkakaiba dun sa TikToks na ginawa ko. Ang comment ay iwan ko po, pakibalik na lang po sa bahay ko, thanks po. Oo, di ba? So merong tanong kasi doon na kung plastic ka, napakasimpleng tanong, di ba? Dapat, di ba? So maikling bagay, pero tingnan mo, konting-konti lang, pero naman tingnan mo naman kung bakit nagkaganon. Kung plastic ka, anong klaseng plastic ka? So yun yung katanungan doon sa video na yun. So sinagot naman, anong sagot? Ewan ko po, pakibalik na lang po sa bahay ko, thanks po. O, diba? So dalawang foul, dahil wala siyang sinagot, iiwan ko po. So ibig sabihin, wala siyang talagang alam na plastic, diba? Napaka ano, diba? Tapos ang pinaka siguro doon na foul din is yung siyempre minomonitor talaga yan, yung pakibalik na lang po sa bahay ko, thanks po. So yun po yung tinatawag nilang buntot. So ayan po, sana makatulong tayo dyan sa iba nating mga komentor na talagang nasasayang din naman yung ano. So dapat yun, gawin na nating tama kasi napakasa, nag-effort tayo, minsan napupuya tayo, nag-aantay tayo, di ba? Ang dami nating ginagawa para alam na, mamingwit niyan, mga isda, yun, sinasabi natin. Pero, di ba, dapat be careful kung ano natin sinasabi. Kung kaya naman natin sagutin na talagang sakto, huwag, minsan, di ba, yung una, pa medyo personalized, hindi siya dun sa content. Ganun din naman itong pangatlo, napapansin ko, hindi siya sumagot dun sa tanong. Kaya, ganyan nangyari. So sunod, meron ako dito kung tao ka, anong height mo, yun ang tanong dun. Kung tao ka, anong height mo? Hala mga hindi ko po alam, di ba? So napakasimple yung tanong, bakit hindi pa natin masasagot, di ba? So yun, napipilter nila talagang spam po yung ibig sabihin hindi nila na isagot ng tama yung mga katanungan kung ano yung nilalaman ng videos. Diba, napakasimple lang. Okay, ito pa ulit. Victory International Video Presentation. Parang presentation po ito ng network marketing kasi networker nga po ako. So, meron ako dito na pang thanks for the tips. Actually, yung presentation naman, hindi naman tips yun eh. Diba? So, kung tips, siguro, mga ganito, yung sinasabi ko ngayon, mga tips yan na dapat iwasan, gano'n. Pero yung presentation, hindi tips po yung presentation kasi nagpe-present ka po kung ano yung nilalaman. Diba? Napaka-simple lang. Pero, bakit naging spam, diba? Sayang. Okay. So, turuan ikaw. Actually, itong videos na to, nag-create lang ako ng mga, sana makatulong din naman ito sa inyo. Nag-create lang ako ng mga title na parang may related din dun sa video kasi may nababanggit din naman, kaya turuan daw. Ganyan. Kasi may parang nagtuturo. Ngayon, na parang TikToks talaga yung ginawa ko. Ito yung sagot. Ito yung comment sa akin. You are very funny. Yun. Parang related yun dun sa una na sagot niya. Yung sagot niya ay ginalingan talaga. Yun. So, parang ganun. Yan. You are funny. Ibig sabihin, hindi siya
address doon sa ginawang video, dapat doon tayo nakapokus, hindi doon sa gumawa. Yun yung mali siguro, kaya nag-spam yung ano, diba? Sayang. Ganun din, turuan din. Okay yan, intro mo. Okay? Okay. Ito. Ito malupit. Kasi ang ano nangyari sa atin, pagka wala pa, siguro nagmamadali sa comment, hindi natin napag-isipan, nag-comment tayo ng ganito, o hindi natin natingnan ng maayos yung ano, akala natin intro pa rin. Actually, hindi siya intro, kasi nga, TikToks nga yun. Diba? TikToks. So, alam naman natin yung intro. Gamit-gamit din pag gamay tayo. Hindi natin kailangan nagmamadali tayong comment lang ng comment. Diba? So, kailangan lang din natin ng konting diskarte. Isipan natin ng mabuti kung ano yung sinasabi natin. Ano yung kinakomment natin. Ayan, ito pa ulit. Ganun pa rin yung video ko. Ang dami talagang dito. Sayang din talaga, no? Bagong kaibigan, antay ako. Diba? Mga buntot. Ito, nice. Diba? Sinasabi natin, pag ganyan yung mga pinakomment natin, wala diyan. Ito pa. Diba? Basahin natin para malaman natin kung ano yung dapat iwasan natin na mga nice keep. Nice. Keep it up. Na naguhitan na kita. Hala. Paris back po. Thank you. And God bless. O, diba? Obviously. Buntot. Diba? Ito pa ulit. Keep it up. Keep it up. So, wala namang ganun ba? Dapat mayroong video creative po tayo sa ating sinasagot. Ito po ulit. Sagot niya, TikTokerest, hahaha. Ganun lang comment. Spam. Ang ganda naman po ng mga intro nyo. Actually, tama naman intro po. Kaso nga lang, yung sinasabing new, hindi ka nakapokus. Ibig sabihin, yung pagka, kaya parang pare-pareho, hindi sila nakapokus doon sa video. Kundi nakapokus sila doon kung sino yung nag-upload, dapat yung in-upload yung dapat ang tutukan nila. Tingnan nila yung video, hindi yung, kasi ang nakatutok sila sa karakter ng tao na gumawa eh, hindi sa karakter ng video na kung paano anong dinideliver ng video sa kanila. Yung tao, yung parang personal, yun nga sinasabi na pinipersonalize natin yung tao na naggawa ng video. Diba? Kung nagandaan ka lang din naman, hindi dapat mag-comment ka kung ano yung maganda doon sa video na ginawa niya, hindi doon sa taong gumawa. Yun siguro, diba? Galing naman ng intro. Ganda naman po ng intro nyo. Galing naman ng intro. So, parang related, no? Pag ako nag-comment din, medyo mas maganda mahaba para medyo safe. Kasi pagka ganyan na spam na parang redundant yung lahat ng mga comment, parang yun, ito pa ulit, alamin ng kumpanya bago sumali. Nag-explain po ako dito na yun yung sinasabi natin na tips. Ito ang sagot naman niya ay kailangan siguraduhin kung okay talagang kumpanya bago pasukin. Thanks for sharing. Ando naman, yung tao rin mismo yung tinutukoy niya. Oo, diba? Thanks for sharing. Nagsishare ako eh. Yung tips. Diba? Dapat siguro maganda. Siguro yung mga message. Diba? So,
hindi natin alam. So, ingat-ingat na lang. Kaya nga, be creative for the comment. Haha, love trip idol. Oh, ayan na naman, idol. Love trip idol, ibig sabihin, yung gumagawa ng video ang kanilang laging tinutukoy, hindi yung video. Diba? Oh, ito. Tama naman yung so, siguro, alamin ng kumanya. Ang sagot dito is good content. Good content. Yung nilalaman ng ano ng video. Good content. Sige. Pero spam siya. Good content ang sagot niya. Ito. Ang cute niyong dalawa. Oh, yun nga sinasabi ko. Diba? Kasi meron akong kasama dun sa TikToks. Ang cute niyong dalawa. Ibig sabihin, yung tinutukoy nila talaga is yung gumawa ng ano, hindi yung diba? Siguro ang ganda ng TikToks. Diba? Hindi yung ang cute niyong dalawa. Nice content. O, walang pagkakaiba yun. Nice content, good content. Mali. Spam. Nice one. Keep it up. Good job. Good job. Awesome video. Very legend. I make epic vids too. Oh. So, yun po yung mga halimbawa. Yung mga ibang actually, ilan ito? 22 ba ito? 22. Okay. So, yun po yung mga spam video. Yung mga halimbawa na binibigay ko na sa inyo. So, that's all. I'm the Sakar Jargos. Proud to be Victoria International. Good morning sa lahat. And God.